And we're back. All right. So welcome ulit mga kadahon sa ating YouTube channel. So for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano magplant ng inyong first NFT plant dito sa Plant vs Undead. So yesterday, pinakita ko sa inyo kung paano mag-grow ng seed. And then mag-wait tayo ng 24 hours para tuluyan ang maging NFT plant yung ating seed. Okay? So right now, nirecord ko ulit yung video para hindi tayo maabutan ng maintenance. Okay? And also, i-check natin tong price ng PBU token. Okay? So nakita natin it goes in this area, pababa. Exactly as we predicted. Okay? So if you are new to this channel, so make sure to hit like, subscribe, and turn on the notification bell for more PBU updates and technical analysis regarding sa plant versus undead. Okay, let's start. So once nag-grow na ang inyong seed, at naging plant na, so itatayo na natin siya at ilalagay na dito sa ating farm. Okay, so para gawin yan, click lang natin itong my account. Okay, so as we can see, yung seeds natin nandito siya kahapon. Okay, and mag-wait tayo ng 24 hours para maging plant na siya or NFT plant. Okay, so nawala siya, and then punta tayo sa plants. Ayan, so ito na nga, nag-grow na nga siya. So ito na nga at naging isa na siyang NFT plant. So yan ang itsura ng ating NFT plant. Electric type siya, electro type. So may kuryente. Okay. So back tayo. At punta tayo sa farm. Okay, click natin yung farm. And then punta tayo sa assets. Okay, under assets, click natin yung land. Okay, and then hit select. Okay, select natin. Yan. So lalabas yung ating plant. So select nilang muna rito sa plant section na to, sa tab na ito, para lumabas ang inyong plant na tumubo na. Okay? So hit natin yung select. Okay? Select natin. Okay, and then sabi dito, congratulations, you've successfully created a farm. Take care of your farms carefully. Alright. So nasa farm na siya. So back tayo. Yan, ayan na siya. So ang gagawin natin, add path to start farming. Okay? So select na natin yung plant natin na bago. And then click natin itong big pot. Use natin. Ayan. Okay, sabi diyan, you need big pot to start farming. Plus 1% chance to drop seeds. Okay? Paano na lang kung lahat ito is naka big pot. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5% chance na magkaroon ng seed. So that's on my opinion. Yan. So guys, bakit dalawang beses natin siyang didiligan? Okay, yung mga plant natin. So makikita natin siya dito. Kung ma-observe natin, zero yung water. Tingnan nyo yung lupa. Okay, yung land. Medyo kulay orange siya. Okay, yung sabihin tuyo. Okay, kapag nag-use tayo ng isang water, tingnan natin mangyayari. Okay. Okay, at the first dilig natin, okay, may 1 na tayo. So hindi nagbago yung kanyang kulay ng lupa. So dapat ang kulay niya is ganito. Ayun, matingkad na green, okay? Sabihin fully watered na siya. So isa pa. Ayun, so nagbago yung kanyang kulay. Then check natin weather, so winter. Click natin 'yan. Okay. So meron siyang additional weather condition. Okay, winter na pero meron pang magnetic reconnection. Okay, so from time to time, dapat i-check natin yung weather everyday kung ano yung magiging weather niya, kasi makaka-apekto ito sa ating NFT plant. So sabi dito, plus 50% metal and plus 50% electro. Okay, since nakapagpatubo tayo ng NFT plant natin at siya ay electro type. Okay, so meron tayong 50% additional sa ating light energy production. Okay, so kapag may nakita naman kayo na negative 50% electro, so dapat maglagay kayo ng greenhouse. Okay, bili kayo ng greenhouse and then ilagay nyo, i-apply nyo sa plant nyo. Okay, kasi mababawasan yung kanyang LE production. Okay, and also, so nakalagay dyan electro and merong number 8. So, hindi ko alam kung ano yung 8 na yan. So guys, kung alam niyo yan, paki-comment na lang. Okay, so dito electro and 8. Sabi rito, this land is immune to crows. So for me, siguro baka ito yung advantage ng plant na ito or special ability niya.
na immune siya sa mga crows. No, kasi electric eh. No, pamidama pong crow, kuryente niya. Ganun ba? So special ano niya, parang special ability niya ng plant na ito. So which is maganda sa LE production mo kasi hindi ka na nadapuan ng crows. Okay? Kapag dumapo man yung crow dito, so hindi siya hindi ka mababawasan ng LE production kasi immune ka sa crows. Okay? So maganda tong plant na to. Okay guys, so i-check natin itong status ng plant na ito kung ano ba talaga siya base sa kanyang unique NFT ID. Okay? Kapag nakapagtanim na kayo ng seed at siya ay growing na and waiting kayo for 24 hours, so pwede na ninyong malaman in advance kung ano yung magiging plant ninyo. Okay? Sa pamamagitan ng pagkuha ng plant ID, okay? At dito sa website na tuturo sa inyo. Okay? So my account, punta tayo. Select niyo yung plants under plant section. Okay. So ang gagawin natin guys is kakopi natin itong NFT ID o yung unique plant ID. Okay, every plant has a unique ID. Okay? Kasi dito nakasalalay ang kanyang stats, type and other features niya, okay? So select natin ito sa URL ng website nyo. Okay, so right click, copy. Ngayon, punta tayo sa website na ito. pbu.zone. Okay? So, this is a plant seed checker. Okay? Ngayon, paste lang natin dito ang ating plant. So, paste lang natin yan and click check. So, ayan. So as we can see, dito pala makikita na natin kung itong ID na to is plant ba siya or mother tree. Pag paste natin dito sa search box na to, then click natin check. So ito yung lumabas na result. Okay guys, punta naman tayo sa price ng PBU. Okay, base sa ating analysis yesterday, so tatlo yung nakita nating possible na price movement. So isa mang breakout pataas, okay? Pero need to clear this $8.94 na resistance together with this yellow line. And next naman is akat yung price, tatama pa rin dito sa red and yellow line natin na resistance, then bababa. Okay? So plan A and plan B sa ating previous video kapon. And also ito nga, pangatlo na ginawa natin na tuloy-tuloy ang pagbaba ng price ng PBU. Okay? At we will see kung may hit na itong target natin na $3.72 na price. Okay? So, ayusin na natin to. Tanggalin natin yan. Delete na yan. Delete. Okay, kasi ito yung nasunod. Okay? So, this green line, gawin na natin pula-pula kasi siya ay resistance na. Okay? So, ano ba yung may kita natin? So set tayo ng last line of support. Ito, huling tawad na talaga ito, no? Isa at dalawa. Dito. So and guys, no? Naglagay tayo ng last line of support natin na $2.15 at $1.34. Dahil dito sa ating support area na ito at dito. Okay? So, dito at this area, so ito yung pinaka worst case scenario talaga. Worst of the worst of the worst. Okay? So, pa pumunta pa rito yung price ng PBU, so hindi ko na alam mangyayari. No? Pati pato na to. Pati pato, pananggulo. Samang nyo na. Okay? So, last, ano natin ito? Last hope na natin itong $2.19 at itong $1.34 na to. Okay, so ito yung babantayin natin kung talaga bang aabot siya rito. Makapansin natin, I'm using dex.guru na website. So from the day na ma-post siya dito sa dex.guru, so meron tayong nakitang sudden drop and then small climb unti-unti and then ayun na, umakyat na. Okay? So for me, siguro ito yung pinaka key support. Okay? Before we decide na kung talaga ba siya ay
magtutuloy-tuloy na pababa. So copy nang natin to. Yan, so ipantay lang natin diyan. So sa pull siya dito sa ating support area dito. Okay, so nag-iisa lang siya. And siguro dami na natin tong line na to. At i-consider rin natin as support. Okay. So our target is exactly as predicted. So pababa lang pababa yung presyo niya. So what will be our next price prediction sa TBO token? Okay. So check natin. Okay, so guys, ito yung magiging play out ng TBO token. Okay. In my opinion. Alright. So we have a decision maker na support line na ito na around $4.51. Okay. So for me, ang mangyayari niyan is the price is going down, okay? And then possible na mag-bounce na siya dito sa green support natin. Okay? And then siguro konting gapang-gapang, konting bounce. And then needs to break this $5.92 price. And then tatama ulit dito sa yellow line natin, okay? And another correction before going to the upside. Okay, so that's my first analysis. Okay, for our second analysis, so okay, the price will go down. Okay, and then magkakaroon siya ng konting fake out dito, okay, which is tatama sa ating target price na $3.65. okay, so bababa siya. Okay, and then magkakaroon ng konting dip dito, yan, bago siya umakyat sa bullish area. Okay? So guys, mapansin natin. So for me, magkakaroon tayo ng bear trap dito. Okay? This area. Okay? I-watch out natin tong area na ito. Tong price level na to. Okay? This key area. Malamang magkakaroon ng fake out dyan or bear trap. Okay? The price will go down. Okay, and then some consolidation. So akala ng mga investors is tuloy na siyang bababa. So magpa-panic sell sila. So panic sell na sila. Mangyayari niyan, yung mga bulls or yung mga buyers is replace na ngayon ng maraming token dito or mag-accumulate na ng maraming token. Okay? And then the price will go up. And now the sellers are now trapped. Okay? Trapped na sila yung mga sellers. And also looking on the daily time frame, okay, makapansin natin na may makikita tayong possible reversal. So on the Bollinger Band, okay, this area, so meron tayong nakitang what? Overbought, okay, this area. Same as the RSI natin. So meron tayong overbought na nakikita na signal dito sa RSI natin. Okay, so what does it mean? Okay, it means na magkakaroon na ng trend reversal. Okay, in my opinion. So guys, that is my analysis for TBO token. So silipin muna natin itong Bitcoin. Kasi lahat sila ay nagbabaan. Lahat ng altcoins ay nagsibabaan. Kaya damay-damay na lahat. Okay. So ayusin na natin, update na natin. So hindi nasunod itong ating tinatawag na breakout to this area. So dito lang tayo tumama sa breakout na to. Okay, so almost na hit na ang ating target. On my previous video, kung kung nabantayan nyo to at nakapag-buy kayo, so meron kayong profit na okay, 4%. Ngayon kapag nag-trade kayo using leverage trading, okay, na 10x, so meron kayong 40% na profit. Okay, yung price ng Bitcoin is bumaba and still holding and bounce dito sa 41.46k, okay, na price, and we are hoping na ito ay magtuloy-tuloy na. So ito yung pinaka bounce area niya. Okay, so update lang natin itong Bitcoin. Yan, so ito yung magiging price natin sa Bitcoin. So possible price direction niya is okay. So ito
dito and babounce dito at this area, and then angat, possible na ma-reject dito, and then bababa ulit. Okay, possible na around sige, dito na sa kulay green natin, and then magkaroon ng small rejection. Okay, another rejection, and then possible na dito siya mag bounce. Okay, and then going to the upside. So this is my price prediction in the long run. So matagal-tagal pa to, by month of November 17 pa. And guys, meron tayong bonus video. Okay, so may nag-request sa atin si Sir Joed Severino. Okay, so nag-request siya ng mga TA for this altcoins. Okay, so gumawa ako ng mga TA na ni-request niya. Okay, XEC, XVG, SHIB, and SOL. Okay, on XEC, on the 1-hour chart, so meron tayong tinatawag na falling wedge. Okay, falling wedge siya, pero nagkaroon tayo ng breakout at this area. Okay, so may nakita tayong reverse head and shoulders pattern. Okay, ayan yun. And kapag nag-breakout yung head and shoulders pattern, so dapat ma-breakout niya itong area na ito. Okay, at this level, and then ayan. So ito yung target price natin if ever na umakyat yung price. Okay, now may nakita tayong breakout at this area na sumilip dito sa resistance line na to. Okay, so right now at this moment, we need to see a confirmation na basagin niya ito. Okay, para magtuloy-tuloy sa target profit natin. Punta tayo sa XVG. Okay, on the 1-hour chart, so may nakita tayong another falling wedge pattern. Okay, pero at this area, so nagkaroon ng tinatawag na fake out. Okay, or buy the dip at this area. Okay, and it bounces right now. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5 na key supports natin. Okay, so this is a confirm na dip for this price. Okay, so this is fake out sa mga sellers. Okay, kala nila pababa pa yung price. Okay, pero this is a fake out for the sellers, and good opportunity naman para sa mga buyers. Okay, so kapag nagtuloy-tuloy yung price niya is ito. So you can place a trade at this area, okay? Or wait yung bumaba at this area, then place kayo ng trade, and then mag-take profit na kayo at this area. Okay? So ito yung magiging parang projection ng price. Okay? Okay, sa SHIB naman, so meron tayong triangle pattern, at right now nagkakaroon na siya ng breakout anytime soon. Okay, also we are seeing another reverse head and shoulders pattern. Okay, so kapag yung price is nag-breakout na, so pwede na tayo siguro mag-buy dito at this area. Bantayan natin to kasi malaki-laki ang makakuha nating target price. Okay, around 41% in my opinion. Pero pwede na kayong mag-take profit around this area. Okay, para meron tayong profit na 16%. Okay, so pwede kayong mag-place ng trade dito. Kapag umakyat yung price, okay, pwedeng sell half or sell 30%, 20% ng iyong profit, and then let it ride kung umakyat man siya sa ating target price area. Okay, that's it for SHIB. Now punta tayo sa SOL, so Solana. Okay, punta tayo ng 4-hour chart. So very clear naman, no, si Solana. So wala siyang ibang tatakbuhin price kundi paangat. Okay, so pwedeng ganito at mag-squeeze yung price around this area.
So bago siya mag-form ng another breakout pataas or pababa. Okay? So as of this moment, kung mag-place tayo ng buy order, so wait muna natin tumama dito sa area na ito, which will be our support area for this portion. Okay? So magbabound siya dito sa area na ito. So possible niya ganito. Pack. Okay? Or this. And then wait for the price to go up. Okay? And then siguro sell dito. And then another form of to the downside. Okay? So that's it for our quick TA sa mga coins na ito. So thank you Sir Joed Severino for requesting. And guys, comment lang kayo ng inyong mga altcoins for TA and try nating gawa ng analysis, okay? Okay guys, if you like this video, so please leave a like, subscribe, and turn on the notification bell for more PBU updates and technical analysis ng mga altcoins. Okay? So see you guys in the next video. God bless.